Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake accounts. Ngayon, sabi niya, sir, meron kong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 mo yan sa Baguio. Optometrist. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check-up, libreng salamin sa mata. At yan ho, ituloy-tuloy kong ginagawa tatlong beses taon-taon. Pwede niyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparehin yung disease order noong 2014 at saka yung warrant of arrest noong 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko, sige, mag-bail na lang huli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, tatlong beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng optimum eye care program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ko ng Maguindanao, nakarating ko ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho doon sa Bayaman Challenge ko at talagang gusto po ako pumagsakit. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Yun po ang pahayag ni Francis Leo Marcos na gusto niyang makatulong sa ating mga kababayan. Pero mayroong mga taong gusto siyang pabagsakin dahil sa natamaan sa Mayaman Challenge.